It's a small thing. RVS at the oil. Insert ha? Ha? Ow! Abi kong naana. Uy, kanais na inyong balay. Ay! Hala. Kanang tiles na? Pila iku ana na? Hala. Kanais ilang balay. Sana all. Nice ilang balay, guys. Was, ubos yung erosin, kaya sakit daw yung ulo. Dili magsugod ang kaon, huwag di ka mong abot. Asa, mawara lagi ng tuhurang mo sa'yo, tagkuradang. Nice bahay nila, guys, oh. Ganda ng bahay nila. Pati kwarto ni mo, tiles. Oh, wow. 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 Kini jud tinid anay jud ni kay Kinaldi Roman. Wow. Sa, dinang agsaging, guys, oh. Ayan, saging. Tapos nilamaw na butong, guys. Ayan. Salap. Wala ni sa Manila, guys. Patbista? Yes. Ginamos, asa mo ginamos? Wow. Ayan, guys, oh, ginamos, oh. Naisili pa good, oh. Wow. Napay, suman, are. Agoy, napay bingka. Kini. Ano na to, eh? Ang dami, oh. Oh, may tinapay, may bingka, may ulam, may ginamos, tapos tinapay, may suman pa, guys, oh. Tapos, ang pinakamasarap, yung saging na sinaing, tapos sawsawan, ginamos. Tapos, nilamaw na butong. Ito yung may-ari ng bahay, guys. So, ang ganda ng bahay nila. Ito yung preto nila sa amin, no? Ang dami. Hindi na to merienda, kundi hapunan na to. Ang dami, guys, oh. Magpili na lang kung anong gustong kainin. Oh. Saan ka dyan? Ganito dito sa probinsya pag nag-uwian, eh. Mayroong nakaready na pagkain. Di mawawala yung saging at saka ginamos. At saka yung sana ng nilamaw na butong. Sa Manila, guys, yung ano yan, yung buko yan na nilagyan ng gatas na may biskwit. Ang tawag dito sa Bisaya is nilamaw na butong. Ang nakaalam lang nito yung mga Bisaya. Ang mga Tagalog, di nila alam anong ibig sabihin ng nilamaw. Ibig sabihin yan, buko na may gatas at saka ginilaw na isda, oh. Tapos pinakamasarap yung bagoong ginamos. Mandiyan mo, gitago ang nanay at platito. Kanina lang may sukpa na lang. Sukpa na as ginamos. Kain na na. Ginamos as sibugan na. Kain na, kain na. Plato day, ako na nas. Ay, kwa. Ikaw na, huwag mo ganun punit. Ginamos. Naama kasi na are. Hasta tinoy. Yan, guys, kain tayo. Kinilaw at saka ginamos, saging. Pako kadag stand pan. Kaon nila maw. Eh, saging doon. Ni PM lagi nao ning ko na dali-dali pa man kukuan. Ginamos. Muna bagay na ginamos.
Tagay dyan. Yan, tagay, bino. Masayaw na dyan yung dayang-dayang. Ano ang kabuing na. Tulog ni kita. Tulog ka asa mag isa di ay. Huwag po na niinom. Pagtarang mo. Nahubog na. Mapay pagtilaw si Bino. Hubog na dyan. Labag mo. Ang binubitaw, basta mainom ko, ang kumuha, mabuha ko nang gumawa. Ano ka nang beri? Pastamol. Ano, pastamol, ato, andam. Ang bo. Mahala dyan, pang ready, ah. Ang pastamol, basta binong, imnon. Inom mo na kami nagkainan doon sa bahay ni Celine. At dito naman ako pupunta sa Porok dahil may meeting daw. Maki-issue so ako dito. At makikipicture na rin. Dito to sa Porok namin dito. Kasi by Porok kami eh. Itong Porok na to, Porok size. Dito kami nasakop. Sinsyan yun na guys ha. Putla yung bibig. Dahil hinigop po yung sabaw ng kinilaw na isda. Ang sarap kasi pagkatimpla. Kaya putla lalo yung labi ko. Hinigop po yung sabaw ng kinilaw. Ang sarap kasi guys. Partner sa sinaing na saging, ginamos at saka kinilaw na isda. Ang laman. Sugod na mo. Oh, si Yin. Mas tumaba siyang nandito sa Bohol. Tumaba ka nga. Sa Manila ka. Ang payat mo eh. Buyag-buyag. Ayan. Tapos si Uner. Sayang. Pag-redors. Asa mo nag-redors? Dagan pa. Na. Di siya magpainom. Welcome to my vlog. Willie Dita TV. Ngayon guys. Punta kami ng bayan. Pa-check up po yung nanay ko dahil mabuti yung babalik ako bukas na Maynila na napatsik up po yung paa niya ngayon. Ayan, sasakyan namin yung pinsan namin si Ino. Kunan ko muna siya ng sugar para malaman ko kung mataas yung sugar niya or normal yun. Tapos maya pang nine yung check-up na ng doktor. Ano sama? Normal lang? 120 na. Normal lang, no? Bao, unsa ba pipi nimo? Pila ang kon? 120. Sa ato aday na yun, unsa may pipi nimo? No, pila ka si Sabil man karon kay si Thank you.
nandito na kami sa bahay, tapos ko na pina-check up yung nanay ko, pinakunan ko lang ng sugar, tapos wala yung doktor niya, si Dr. Agres, no? Wala, yung isa ang nag-assist sa kanya. Sabi ng doktor, guys, ipa-laboratory muna yung kidney niya at saka atay kung normal ba, wala bang problema, kasi nga dahil sa ilang taon na siyang uminom ng gamot mula nung taputulan siya ng paa, para lang daw mamonitor. Kaso, ang sabi ko is, pagbalik ko na lang sa September, kasi ang bayaran daw is nasa 2,000 plus daw yun pag ipa-check, ipa-laboratory. Kaya sabi ko sa September na lang pagbalik ko, para may mag-assist sa kanya, dahil bukas balik na ako ng Manila. Kaya sabi naman ng doktor na okay lang naman daw, importante lang daw mamonitor para mas safety. Ang payo na lang niya is linisan mo na yung paa niya bago lagyan ng cream. Kung pwede, pinakulo na bayabas, yung maligamgam, yun ang hugas, tapos bago lalagyan ng cream. At patuloy lang niya yung paglagay ng cream, kasi hindi naman kailangan siya inom ng gamot dahil nga hindi naman siya nilagnat o anuman. Ano lang talaga, yung pagaling na yung paa niya. 1 month na kasi tumula, pina-check up niya dati, tapos binalik lang namin ngayon para sure. Tapos pinakunan ko na lang din siya ng sugar. Ang sugar niya is 120, kaya normal lang daw, kaya okay na rin yun. Kaya ako pinakunan ng sugar para sure, dahil mahirap pag hindi mamonitor yung sugar niya, dahil ang diabetic kasi kailangan mamonitor mo palagi kung normal ba o tumaas o bumaba. Kasi delikado pag bumaba, mahirap din pag tumaas. Kaya buti naman 120 lang ang kuha ng sugar niya, kaya okay daw yun. Ayan guys, ngayon nagtanghali na, magre-ready na kami ng tanghalian, dahil pagkatapos ng tanghalian mag-prepare na rin ako ng mga gamit ko na dala, ano, yung mga iiwan kong damit, i-arrange ko na sa taas, dahil bukas ng umaga ang alis ko papuntang city, dahil ang flight ko is 3 ng hapon, pero aagahan ko dahil balak ko mag-chance passenger, kung pwede ako mag-chance passenger sa umaga para tanghali or bago maghapon nasa Manila na ako. Kasi pag hapon na kasi, abutan ng traffic. Grabing traffic kasi sa Manila, guys, pag hapon na, kasi uwian na ng mga nagtatrabaho. Kaya kung pwede ako sumakay ng 11 or 12, sasakay ako para mga 2, nasa bahay na ako. Wala naman kasi akong bagahe, guys. Bali, ang dala ko na lang bukas is hand carry lang. Kaya diri-diritso lang. May sakyan na naman pagdating sa airport, tapos mag-LRT na lang ako pa uwi sa bahay. Okay, guys. In ko muna dito yung vlog ko, kasi kaka mag-prepare kami ng tanghalian ng nanay ko para makakain.